Sa video ito, ang pag-uusapan natin ay ang starting air motor ng generator. Alam nyo ba kung gaano ito kaimportante? So dito, sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang pagbaklas at ang paggabit ng starting air motor. So at ipapaliwanag ko rin ang ibang mga detalye nito. Okay? Starting air motor for auxiliary engine. So ito po ipapakita ko sa inyo sa video itong pagbaklas ng starting air motor ng generator. So ito po siya. At ito ay ginagamit sa pag-start ng generator. Kung wala ito, ay hindi natin mai-start ang generator. So panatilihing ito ay maayos at nasa kondisyon. So lalong-lalo na itong gear. So ito ay nakakonect sa flywheel ng generator. So once na mag-start, ito ay mag-i-engage para umikot ang flywheel ng generator. Ayan. So yan, kakinakabit itong gear. So yan, kikita po yung itong gear na ito. Yan, yung gear na yan, may hawak na yan. Yan ay mag-i-engage doon sa flywheel ng generator. Umikot ito at mag-start ang generator. So yan. So ilalagay rin itong spring. Okay. So ipinakikita ko sa inyo itong pag-overhaul. Ayan. Ng starting air motor. Okay. So dapat itong panatilihing maayos at nasa kondisyon upang kung kailangan natin i-start ang generator, ito ay walang magiging problema. Okay, ayan po. So itong starting air motor, ang nagpapatakbo nito ay ere or hangin. So with air pressure, ito ay iikot and then magi-engage sa touring sa flywheel at dito magi-start ang generator. So kadalasan ay merong isang spare na naka-standby na in caso na ayaw tumakbo o mag-fail ito ay pinapalitan ng ready spare. So ayan po. So usually may tatlo tayong generator sa barko. So itong generator, ito ay ginagamit o nagsusupply ng power o kuryente sa buong barko. Kaya sundin po natin ang maintenance schedule nitong starting air motor upang malaman kung mayroon bang problema o kailangang umorder ng spare at malaman ang kondisyon ng parts sa loob nito. At nang sa ganun ay ma-assist natin kung dapat bang palitan o hindi upang pag nag-check tayo o pag nag-testing ng generator o magpaandar ng generator ay walang problema. So ayan, sinisecure na natin itong starting motor at ang tawag nito ay Allen bolt. Ayan, may Allen bolt po ito siya upang ma-secure itong starting air motor. Ang generator ay may iba't ibang paraan ng pag-start. So depende po ito sa design. So itong ipapakita ko ay mayroong ganitong starting air motor na nag-i-engage sa flywheel upang umikot o mag-start ang generator. So ano ba ang generator? Ito ay nasusupply ng power sa buong barko. Ang maintenance ng generator ay dapat nakaplano. Dahil ginagamit ito kapag tayo ay parating at paalis ng puerto. At kung meron tayong car operation na kailangan ng malaking power. Kailangan din ng extra generator kung tayo ay nakaranas ng masamang panahon. Kaya panatilihing nakaready ang inyong generator. Kung ang load ng isang generator ay sapat na para sa operation ng barko, at may naka-standby na isang generator, ang isa pa nitong generator ay pwede nang gumawa ng maintenance. Sa barko, meron din tayo tinatawag na shaft generator na nakakonect sa main engine upang mag-supply din ng power sa buong barko. At ang meron din tayong tinatawag na emergency generator na pumapasok ito o ginagamit
in the case of emergency when all your generators failed. Ang narinig niyo kanina ay isang engine alarm. So, ibig sabihin may umalarma sa engine na sinilis. So, yan, minsan habang nagtatrabaho ka ay meron nag-aalarma. At ito ay i-attend ng naka-duty engineer. So, yan. Dito tayo ngayon sa pag-assemble. Ayan, ito yung connection ng ere. Kung yan yung pag-assemble. So, yan. Itong part na ito ay ikinakabit na natin sa position niya. Ito yung engine flywheel. So, nakakonnect na ito sa engine side ng generator. Ayan po. Ito nakakita ko ito sa inyo. Ito na yung sa generator side. So, may iba't ibang design ang generator kung paano i-start ang generator. So, itong pinakita ko sa inyo, ito isang thermal engine. So, ayan po. So, ito ang pinaka-importante. Dahil kahit na maganda ang kondisyon ng inyong generator, ito ay hindi ma-start. So, magkakaroon din po ng problema. So, ito ang pinaka-importante. Isa sa pinaka-importanting parte ng generator, ang starting air motor. Okay. So, chine-check po natin ito. At dino-double-check or mini-maintenance natin na ito ay maayos, ang gear ay okay, at ito ay freely rotating. So, yan. Ang nagsusupply nito ng pag-start ay hangin. Okay? With a pressure of 7.5 bar. Yan. Sa part na ito, ay inihigit na natin ang kanyang base itong starting air motor. Ito ay isa sa maintenance na ginagawa natin sa barko. So, sa mga seaman dyan, sa mga engineer, ito ay dapat nating check-upin at panatindihin meron tayong spare at ito ay laging gumagana ng maayos. Kailan ba natin babaklasin o i-inspeksyonin itong static air motor? Kapag ito ay mag-overdue na sa planned maintenance system or kung sakaling naobserbaran na nag-fail na mag-start ang generator o nahihirapan mag-start ang generator. So, posibleng ito ang isang cause ng ayaw kong start nito. Again, we have this engine room alarm. Minsan, hindi maiwasan na habang magkatrabaho ay mayroong mga alarma. Usually, the duty engineer will attend this alarm. So, sa part na ito ay kinokonekin natin ang tubo na saan nanggagaling ang air. Ayan. Ito ay may reducer. So, ito po. Kinokonekin natin ito. So, it is connected to the starting air motor. So, ayan. At itong pag-start ito ay remotely started. So, ibig sabihin, meron tayong push button para mag-start at mag-activate itong motor na ito. And it will engage to the flywheel and then it will turn. So, iikot ang flywheel. And that time na mag-start ang ating generator. Ayan ang generator natin. Eco diesel. So, ayan ang flywheel. Ayan po. So, ipapakita ko sa inyo para meron tayong idea. So, how it looks like. Okay, so ayan, meron tayong gauge indication kung ilang pressure ang sinusupply ng hangin na ito. Thank you for watching at huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pakishare na rin po ng aking video.